Hello guys, what's up, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. So guys, nandito tayo ngayon sa Bike Planet. Dito yan sa May Kawayan, Bulacan. So harap lang yan ng ano, ng old station. So makikita nyo dyan sa may tapat ng ginagawang trend. Sa tabi lang to ng ano, Aliyong Cinema. Ayan. So guys, andito tayo ngayon. By the way guys, oh, ang sarap dito, ang lamig, promise. Hindi ka maiinip dito. Ayan, oh. Magpa-bike check tayo guys dito ng isang nagtitweet na bike. So Twitter Mantis 2.0. So first time natin magpa-bike check ng Twitter na made of aluminum alloy. So nung una akala ko puro carbon lang to, pero meron pa rin pala silang gawa na aluminum alloy na frame. Ayan. So guys, wala na tayong intro. Bike check na natin to. So guys, yun yung ating ipapike show, yung Twitter Mantis 2.0. Pero bago yun guys, pakita ko muna sa inyo yung mga iba pang mga bike. Ang daming bike nila dito, guys. So marami kayong mapipiling bike dito. Yan, di ba? Dami. Tara guys, bike check tayo ng Mantis na gawa ng Twitter. So made of alloy guys yung kanyang frame. Ang size niya is 15.5. Kung ako nagkakamali, yan ay small. Yan, so pwede yan sa mga 5.7, 5.6, 5.5. Kasi ganyan naman yung frame na gamit ko, 15.5. Yan, so tingnan natin. Glossy finish yung ating frame. Ayan, kita nyo, kumikinang pa siya. Nagre-reflect yung ating ilaw. Ayan, kita nyo, kabubukas lang pala ng dating ilaw natin. Ayan, at pag kinapa natin yung mga letters, para siyang decals, may makakapaka, naka-emboss. Palagay ko laser to, guys. Ayan, oh. Hindi siya pintura. Palagay ko lang, guys, ah. Ayan, oh. Hanggang dito sa mga lining na yan, parang naka-positive emboss yan. Ayan, lahat. Halos lahat, pati ito, oh. Ayan. Hindi, ay, sticker pala to, guys. Ito, to. Nakalagay, oh. Twitter Mantis 2.0, 15.5 frame size. System integration. Ayan, sticker pala to. Itong nandito sa may bandang baba ng ating down tube. Itong down tube niya guys, ang shape niya ay square. Flat dito sa ilalim. Ayan, may mantis tayong makikita din dito sa ilalim na kulay red. Ganun din, naka-positive emboss din yan. Sa may bandang ibabaw, flat din. Pero ito malapad yung ilalim na to. Dito makitid na. Ayan. Pero four side yung, ano, yung down tube na yan pag ginawakan mo. At dito medyo konti lang yung bend niya. At ito guys, oh, smooth welding na siya guys. Kita nyo naman. Oh. Ayan, ang cute oh. Sarap dito, sarap yung makasin. Napakakinis nito guys. At sinukat ko yung ano niya, top tube niya. 120 mm. Medyo may kahabaan siya itong top tube niya kasi straight tube 'yan guys. So kung titingnan natin dito sa harap, ayan, straight tube 'yan, 120 mm. May tatak na Twitter pag kinapa mo to para talaga siyang decals. Promise guys. Akalain mo nagpa-sticker ka ng Twitter. So matagal ko nang iniisip yung Twitter na 'yan, para siyang 7, no. Hindi ko alam kung ano yung logo ng Twitter na 'yan. Ganda nito guys, promise. Tapos kita niyo naman, straight na straight, unat na unat. Ako hindi ako nagkakamali guys, ano to? Integrated ball bearing to kasi may nakikita akong housing dito. Ayan. Ayan, no. Tapos, itong top tube natin, guys. Ito pa triangle, pero flat to. Ayan. So, ang hirap yan, no? Hirap i-describe yung shape niya. Para siya pa triangle na flat to, pero four-sided siya. Ayan. Flat sa may babaw. Ito, medyo nakaslant. Yun yung kaya ko sinasabi na parang pa triangle. Mantis 2.0 high performance. Ano to? Configuration. Configuration siguro to, guys. Nagkamali lang ng ano rito. Ayan. Di ba? At dito sa ibabaw, may Mantis tayong makikita, 2.0. Siguro mayroong 1.0 na Mantis. Mayroong 2.0, version siguro yan. At ganun din, naka-positive emboss yung mga design dito. At itong warning, tingnan natin. Palagay ko sticker to. Itong warning na to. Ayan, basahin nyo muna yan bago mag-ride. Kasi sabi nga nila, safety first. Para sa mga sarili natin din yun. At ito natin sa ating top tube. Again guys, 15.5 ang size ng ating top tube. At itong red, saka silver, ganun din, naka-positive emboss na parang sticker. Ayan, smooth welding tayo guys dito. Ayan, oh. Oh, shoutout ko lang guys, talaga ang lamig dito, promise sarap yan. At dito guys, maraming uod ng pagkaka-welding. Ito, itong pinaka ilalim yan. Karamihan naman guys sa aluminum na frame, palagi dito, maraming uod ng pagkaka-welding. Napakabihira natin makakita ng frame na smooth welding dito. Ayan. At dito ta sa chainstay, ayun, meron tayong makikita doon na cable stopper. Para yan sa FD, kung gusto mong maglagay. Or marami kasing type ng FD, iba-iba. Meron dito dinadaan sa taas, meron dito dinadaan sa baba. Itong frame natin, itong FD natin, ang kable niya nandito. Ayan, dito dumaan. Ayan, oh. So, click tayo sa chainstay.
Yeah, may bridge yung chains din niya, guys. Ayan, may bridge. Sabi nila pampatibay daw 'yan eh. Ito. Pero ako nung kabataan ko nagbabike ako, dito namin nilalagay yung tapalodo. Ayan, at ang chains din niya, guys, sexy, may bewang oh. Kita niyo naman oh, wiwit. Hmm. 'Di ba? Sexy, may bewang. At meron tayong makikita dito Mantis 2.0. Ganun pa rin. Para siyang decals talaga pag kinapa mo. Ayan, naka-positive embossed. Dito may kable. Dito yung kable ng RD. Ayan. So diyan dumaan yung kable ng RD. At dito tayo ngayon sa seat stay. Yung seat stay niya may bewang din, guys. Ayan, sexy pa rin yan. Hmm. Pa-square to. Ayan, talagang ang size niya, guys. Square talaga. Hmm. At ito yung ano, tornilyohan ng tapalodo. Hindi pala tapalodo. Bike rack. Ayan, may bike rack. Yung tornilyohan ng bike rack sa mga gusto maglagay ng naka-fix na bike rack. Pero yung ibang naglalagay, ayun, yung quick release na bike rack. Siyempre, meron din yung bridge. Ayan. So yung ibang bike na nakikita ko, meron ditong preno. Dito nilalagay yan. Siyempre, pwede maglagay ng yung tapalodo. At siya nga pala, guys, bukod sa smooth welding, naka-internal cabling din yung frame na to. So isa rito, isa sa top tube, at isa pa dito. So bali tatlo. Ayan, tatlo yan. Tapos dito lumabas, yung FD. Papakita ko na rin sa inyo, guys. Meron pang labasan dito. Ayan. So may labasan dyan. So dito lumabas yung RD. Ayan. So itong nakakabit na FD natin na to, dito yan. Pero kung sakali magpapalit kayo, pwede kayong kumuha ng FD na clamp type na dito dumadaan yung kable. So may choices kayo. So hindi kayo mahihirapan maghanap ng FD kasi pwedeng pag ganito, pwede rin dito. Ayan, oh, di ba? Oh, oh, di ba? Di ba? Di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Uy, nakita ko 'yung preload. So, pag may preload, guys, coil type tayo. Ayan, may coil type 'yung ating preload. Alloy ang arc. Ayan, alloy 'to. Nakalimutan ko na. Alloy ang ito pala arc. Alloy ang arc, alloy ang crown, tapos may manual lockout. Ayan, 'to 'yung manual lockout natin. Ayan, close open, ayan. At syempre 115mm na stanchion, kulay itim. 115, guys, sinukat ko mula dito hanggang dun. Gamit ang aking medida. So para tayong mananahe, ano, may dala tayong medida. 115 yan, coil type. So minagnet ko, mamamagnet talaga yan. Kasi may coil sa loob. Asan na ba yung magnet ko? Wala pala, wala sa busa ko. Ito alloy to, guys, minagnet ko na kanina. Yung lower nya, kung hindi ako nagkakamali, 32mm. Itong ating suspension fork. May nakalagay dito ang sticker na Twitter Bike Material M30 Pro, yan. At dito sa ilalim, ganun pa rin. Mayroon ditong warning, do not use for downhill and free ride. So, pang light trail lang to, sa light use. So, wag na wag gagamitin, nakalagay. Wag na wag gagamitin sa downhill. Di ba? Quick release ang ating suspension fork. Ganun din ang ating hubs. So, parehas na quick release yan. Ang hubs natin ay retrospect. Ano to? New style salon. Ano yun? May salon. Ang retrospect, new style daw. Yun. At syempre, sealed bearing Lodi. You know, ang cover ng bearing niya, guys, alloy. Ito nakikita ko to dito, guys. Oh, ganda nito, oh, promise. Alloy ang ating hubs. Lapad, guys. Oh. Ayun, taba pala. Ang promise, taba. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating alloy Lodi na hubs na gawa ng retrospect. Sealed bearing Lodi. Quick release yan, Lodi. Oh. At palagay ko, stainless ang ating spokes. Ayan, stainless yan. Mayroon tayong silver na nipples. At double wall alloy na rim na may ring nipples. Nipples to. Ito, nakalimutan ko na tawag dito. Ayan. So, sabi nila, ang double wall alloy rim daw na nipples ay ano tawag doon? Tubeless ready. Tubeless ready yan. Siyempre, ang meron tatak na retrospect, ang ating double wall alloy na rim. Ito, no? Retrospect, oh. Ganda nito, promise, guys. Ayan. RT, retrospect. At ang gulong natin, gum wall ba to? Ayan, gum wall na Innova Pro Crossfit. Gulong yan ng Innova na nagko-crossfit. Ayan, no? Ang lakas ng gulong na to, nagko-crossfit. At ang size niya ay 29x2.10. Inihingal na naman tayo, guys. Ayan, no? Para naman tayo tumatakbo. At ito tayo sa kabila, ganun pa rin. New style na salon, na mayroong salon ang retrospect. Alloy din, alloy. Ito, alloy yan, oh. Hmm. At, quick release. Ayan, kala ko kanina, true axle, nakita ko kasi ito. Yung pala, tornilyo pala ito nung dropout. So, true axle, quick release ang ating hubs na retrospect, new style. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy Lodi na hubs. Stainless na spokes. Double wall alloy na rim na gawa ng retrospect na may nipples. Ayan, oh. At, Innova Pro Crossfit. Gulong ng Innova na nagko-crossfit. 29x2.10. Yeah, wag niyo hahamunin to, guys. Malakas to. Nagko-crossfit yan. Eh. Batak na batak yan. At ang ating cogs. Ay, hindi. Pakinggan muna natin yung tunog ng ating hubs. Yan. Medyo makunat din siya, guys. Pero hindi siya ganun kaingay. Siguro tunog may kaya. Yan. Tunog may kaya na to. At bilangin natin ang speed ng ating cogs. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, 10 speed. Ito, 10 speed. Laban na to, guys. Binti na lang kulang mo dito. Ang tatak nga pala ng ating cogs ay Sunshine EZ 11, ang pinakamaliit. Tingnan natin ang pinakamalaki. 36. 11-36 ang ating cog. So, laban na to, guys. Hindi ka rin mabibitin dito. Basta malakas ang bintin mo. O, di ba? At ito, guys, promise, ang ganda. Diore M6000 may clutch. Ayan, o. Ito, yun, o.
So sa mga bago, no, kagaya ko nung una ko, iniisip ko para saan yung clutch na yan. Yan, hindi yan yung clutch na tinatapakan sa kotse. Yung clutch, pag naka-off, yan, off yan, malambot. Yan, yun sabi sa akin, malambot. Pag naka-on daw yan, yan, titigas yan. Ayan, no? So hindi siya masyadong nagbabounce yung RD. Yan, oh, balik natin. Yan. Siyempre, dito pa ako isang nahanga guys. So, para siyang merong ano, ano ba tawag doon sa extension? Goat link? Mukha siyang may goat link o dalawa o. Mukha siyang may goat link. Pero alam, ang alam ko, kasama na talaga to, itong portion na to sa Diore. Yan. Diba? Ganda nito guys, promise. Yun. At, ang pulley niya ay plastic standard size. Ito. Itong tension pulley niya, plastic. Ang guide pulley niya ay, di natin masilip guys. Plastic din. Na standard size. Hindi yan yung standard electric pa na. Standard size. So, yan, oh. At ang ating kadena guys, makatas-katas pa. Oh. Yan ang malangis-langis pa. Ang tatak niya, YBN. Napapakan, parang kanta lang na YBN, jin-jin-jin-jin. Ayan, 10-speed YBN. At ang ating crankset, ayan, nakikita nyo guys. Ayan, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. May butas yan, oh, Halotech. Gawa ng retrospect new style. Alloy ang ating crank arm, 170mm. Ayan, oh, lapad, oh. Ayan, 170mm. At chainring na siya. Pwede siyang palitan ng ibang chainring. So, meron siyang chain bolt dito, natatanggal yan. Ang chainring natin ay tatlo. Bakal to guys, bakal. 42, 32, 22. Ayan, so... Pwede nyo tanggalin, nasa sa inyo yan. Pero sa ngayon, ang stock niya ay 3x. So, ang FD natin, ganun pa rin, Diore M6000. Ayan, so ito yung indicator guys, na authentic or original yung ating FD. So, yung iba kasi walang ganito. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Twitter, ang seat clamp natin, alloy, may mata yan. So, ito pa guys, so, 34.9 yung ating seat clamp. Araw ang seat post natin ay 31.6. Ang taba, 350mm ang haba niyan. Yan, matatabat, mahaba. So, meron tatak na Twitter, top series, made of alloy to. At ito guys, ang ganda, oh. 2-bolt type ang ating clamping system ng ating seat post. Yan, walang kawalayan ang ating upuan na yan. At dito tayo sa upuan. Uy, taba nung foam, guys. Taba, promise. Tapos, mahaba. Mataba ito. At may hiwa dito. So, itong hiwa na to, dito dadaan yung utot mo. Yan, hindi mo natataas yung pwet. Yan. At ang lapad nito, guys. So, yung pisngi. Ang lapad, oh. So, swak na swak ang iyong puwet mo dito pag naupo ka dito. Yan, sarap nito guys, so promise mo. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yan guys, sinungat ko pa rin ito kanina. Medyo may kahabaan nito. 710mm ang haba nito. May tatak ng Twitter. Ayan, lumalabo. May dumaan chicks. Nakita na naman ang camera natin. Itong chicks, itong camera natin, chickboy, no? At may back sweep yan guys. Yan yan guys, oo. 7 degree. Ang ating handlebar na back sweep. Straight bar. So, wala siyang rise. Diretso lang siya. Unat na unat. Yan. At may nakalagay dito ng sticker. Ayan, linawan natin. Rear brake first. Riding direction. So, uunahin mo ang preno sa likuran. Dahil pag inuna mo ang harapan, baka mas mauna ka pa sa bike. Ayan, diba? Mas mabilis ka pa sa bike. Mauunahan mo yan. Iiwan mo yung bike. At dito tayo sa handlebar. Ang handlebar niya, guys, gomang-goma. Ano ba yan? Ayaw mag-focus ng ating camera. Gomang-goma to, guys. Na may lock. Dito isa lang. Twitter. Sa kabila, wala. Tapos wala tayong end cap. Ayan, walang end cap. Ganun din sa kabila. Ganun pa rin. Rubber grip. Ayan, may lock na Twitter. At ang ating hydraulic brakes, dito tayo sa lever, ay zoom. Ayan, parang kanta lang, zoom, gali-gali. Ayan. So, ito yung nakikita ko na parang ano to eh, MT200. Kamukha lang siya, guys, ha? Dahil dito. Kaya ako nasabing kamukha. Siyempre, sa kabila, ganun din. Lambot, oh. Zoom, hydraulic, lever. At ang shifter natin, Diore. Ayan. Kaya lang, wala siyang ano dito. Shift indicator, kung anong number na siya, tatansyahin nyo na lang yan. At siyempre, ganun din sa kabila, Shimano, Diore, wala rin number dito. Ayan. Ang stem natin, made of alloy pa rin. May tatak na Twitter, 90mm. Ayan. At tingnan mo naman ang head cap niya guys, yayamanin. Twitter, ito ay made of alloy. Ayan, oh. At ang spacer niya, mayroon dalawa na 10mm. Made of alloy din yan. At ang ating dust cover or dust cap ay nakay Twitter 2.0. Made of alloy din to guys. Ayan. So palagay ko yung rise nito is 10-10-10. So bahala ka kung gusto mo ibaba pa to, nasa sayo yun. Pero kung akin to, ibababa ko to guys hanggang dito sa dust cover. Itong dalawa na to, lilipat ko sa kabila. Ayan. At punta tayo ngayon sa, ano, sa kabilang side ng bike. Makikita natin ang kanyang rotor. At caliper. So, yung rotor niya, parang slim type. Kaya ako nasabing slim type kasi dito sa ito, yan. So, medyo low profile yung rotor niya. Konti lang yung design ng pagkakagawa. At manipisto. So, kaya ako nasabing ganun. At ating caliper ay post mount. Kasi alloy ang ating lower. Ito astig talaga dito sa zoom na to. Yo. Ayan, itong kulay red na to. At ito pa guys, ang napansin ko. Yung brake pad niya, palagay ko, sa palagay ko lang guys, pwede mo itong hugutin kahit hindi mo na siya baklasin. Nakita ko kasi nandito yung, ano niya, yung clamp niya. Yan. At yung nakita ko yung brake pad niya, ayun, pantay siya. So, palagay ko mauhugot mo to. Yan, mauhugot mo yan kahit di mo nabakla. So, yun ang kagandahan itong caliper na to. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Slim type para sa akin, yung kanyang rotor na 160mm. Dito naman sa kabila, naka-IS mount yung kanyang caliper. Ayan, oh, ito yung adapter. Tapos sa adapter nakatornilyo yung caliper niyan. At dito dumaan yung kable guys. Oh.
Ayan, kita nyo? At ito yung kabilang side ng crank arm. Uy, alloy guys, yung cap. Yung cap ng crank arm, oh. Alloy, lodi. Naitatak na retrospect, promise. Ayan. Uy, may lagusan. Ayun, oh. Manilagusan sa mundo mo. Nakikita nyo ba, guys? 170mm made of alloy, retrospect ang tatak nyan. Ayan. So, ito yung bottom bracket. Ayan, may bottom bracket tayo. Wala akong makita ang tatak. Ayan. Palagay ko, guys. Wala na ako nakalimutan. So, liyapan uli natin to, guys. Ang ganda nito, oh. Promise. Twitter, Mantis 2.0. So, ayan, guys. Ang ating bike check ng Twitter Mantis 2.0. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 31,500 pesos discounted price yun, guys. So, dito yan sa Bike Planet May Kawayan branch. By the way, guys, tumatanggap nga din pala sila dito ng credit card. At soon, baka magkaroon na rin sila ng home credit. Ayan na, nakalimutan ko. Tumitimbang nga pala to, guys, ng 13.17 kilograms. So, napakagang nito para sa isang alloy mountain bike. Ayan. So, ilalagay ko na lang sa description ang kanilang Facebook link, contact number, at Google Map para sa mga gustong mag-avail ng bike na binay-check natin na Twitter Mantis 2.0. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi nyo para dito. Ayan. Ako tatanungin, ha? Ang masasabi ko lang dito, sulit na sulit ang perang ipambibili mo dito. Ayan. Hanggang dito na lang. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 5,000 na tayo. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye.